Maraming lugar sa Pilipinas na ipinangalan sa mga panyaga, kagaya ng Gilmer Avenue, F.B. Harrison, at MacArthur Highway. Pero alam niyo bang may mga lugar sa ibang bansa na ipinangalan sa mga Pinoy? Share ko lang ang mga lugar sa mundo na ipinangalan sa ilan nating mga kababayan. Si Victoria Manalo Drives ang kauna-unahang Filipino-American na lumaban sa Olympics. Nagmula ang ama niya sa Oryon, Bataan, at ang kanyang ina ay isang Englishwoman. Noong 1948 sa London Olympics ay ipinamalas ni Victoria ang kanyang husay. Ito ay sa springboard at platform diving. Dahil sa angkin niyang galing, siya ang kauna-unahang babae sa kasaysayan ng Olympics na nakapagkamit ng dalawang ginto. At upang bigyang pugay ang kanyang mga nakamit, ay pinangalan sa kanya ang halos isang ektaryang Victoria Dreams Park na binubuo ng softball field, basketball court, playground, at malaking garden sa San Francisco sa Estados Unidos. Ang Oitings Aquatic Center ay patatagpuan sa University of Southern California. Ipinangalan ito kay Wilfred Oitingsu at kung familiar kayo sa kanya, ay dahil siya ang may-ari ng Alaska Corporation sa ating bansa. Siya ay nag-aral sa University of Southern California kung saan siya rin ang naging captain ng kanilang swimming team. Nirepresenta rin niya ang Pilipinas ng ilang beses sa SEA Games. Bilang pasasalamat sa kanyang alma mater, nag-donate siya ng $8 million para ma-renovate ang dating McDonald's Olympic Swimming Stadium na nasa loob ng kanilang paaralan. Isang taon pagkatapos ng renovation at bilang pasasalamat din ng universidad, pinangalan sa kanya ang Oitingsu Aquatics Center. Kilala natin si Pilita Corrales bilang veteranong singer at artista. Pero alam nyo bang sa Australia nagsimula ang karir niya sa pagkanta? Siya lang naman ang kauna-unahang female recording star sa Australia na nag-top sa pop chart. Ito ay sa awiting Come Closer to Me, bago pa man si Olivia Newton-John at Kylie Minogue. Dahil sa mga kontribusyong ito at bilang isa rin sa mga great dames sa Victorian radio and television, kinilala si Pilita sa pamamagitan ng pagpapangalan sa kanya ng isang kalye sa Forest Hill District sa Victoria, Australia. Ang Timocheck Tunnel ay matatagpuan sa Ghent, Belgium. Ipinangalan ito kay Timocheck, isang igorot na taga-Bontoc Mountain Province na napadpad sa Belgium noong 1913. Kasama ng iba pang mga katutubo, pumunta si Timocheck sa Belgium bilang mga indigenous people ng Pilipinas. Ipinakita sila sa isang human zoo exposition sa World's Fair na ginanap sa Ghent. Ang mga katutubo ay dinala ni Richard Schneiderwin sa iba't ibang lugar sa Amerika at Europa. Ito nga ay parang gawing human zoo kapalit ng pagbayad sa kanilang serbisyo. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng World's Fair sa Ghent ay hindi na nila nakita si Richard, kasama ng pera na bayad dapat para sa serbisyong ginawa nila. Nagpalaboy-laboy si Timocheck hanggang sa nagpadala ng barko ang Amerika upang makauwi na sila sa Pilipinas. Ayon sa tala, may isang nagpaiwang katutubo na pinaniniwalaang si Timocheck. Bilang paggunita sa kanya at iba pang mga katutubo na di makataong trinato sa Human Zoo sa World's Fair, ipinangalan kay Timocheck ang tunnel na daanan na ng mga tao at bisikleta sa ngayon. Oh, kilala mo ba sila? Like and subscribe kung gusto mo pa ng mga ganitong topic. At i-comment mo lang ang kung anong trip mong ikwento namin. Maraming salamat at hanggang sa muli.